I still have. Sir, I will tell you this. Habang binibigyan kita, hey! Habang binibigyan kita ng respeto, binibigyan kita ng respeto. Shut up! Kanina ka pa sat-sat ng sat-sat. Huwag mo akong gagalitin because I can do to close you down. Do you understand me? You are in violation, okay? Shut up! Mukhang po, pinanti po ng Stevenson Solution Incorporated. Simula po noong June hanggang December ang hindi po ako na-rapid at swab test. Pero may ni-issue sila sa amin para makabiyahe ang mga truck. Medical certificate at COVID result na peke. At kung sakali man kami ay masita, ang billing nila sa amin ay nasa kanilang ang original result. Pumunta na din ang City Health Office sa kanila para mag-imbestiga. Pero lagi lang nila itong nalulusutan. Pinagsusunog po nila sa garahe lahat ng peking COVID. So, simula po nung ako ay nag-positive sa rapid test sa Naga noong December 13, 2020 na hindi na po kami nila nasikaso at binigyan ng pansin. Ako yung nagtataka, ano yung ginamit na ano yung binigay ni Vergel Inge? Inge ba yan? Doon sa negative results, kayo ba yung nag-testing ba? Kayo ba yung nag... Ano ba ang ginamit doon? Ano ba? Rapid test ba yon? Yung sa Qualimit po yung daladala po namin kasi minsan po ang binibigay, rapid test. Minsan, okay. Swab test po. So yan, binibigay sa inyo ng amo ninyo para makapagbiyahe kayo. Kasi kung hindi, hindi kayo pwede magbiyahe. Tama? Opo. Saan daw nang galing yung mga results ng test na yan na kayo'y negative? Bali, binibigay po yun ng ano, Sir Ben, yung coordinator po, siya po yung gumagawa po nun. Tapos ibibigay na po yun pag yung babiyahe na po kami kasama nung expenses report po namin, dala-dala po namin allowance pagbiyahe po. Okay. Pero hindi kayo tinetest? Wala po, Sir Ben. Sinasabi po namin sa kanila na pag... Ito po ay na-question, tinanong kami, ang bilin po nila, sabihin lang po nila na, sabihin nyo, ang original po yan, nasa kanila, o di kaya sabihin nyo, mayroon tayong private doctor. Okay. So, tinuturuan kayo nitong si Ingwa, magsinungaling? Ganun na po yun, Sir Ben. Meron ho ba kayong empleyado ho, sir, na ang pangalan ay si Jamer Ocampo, sir? Empleyado ko po yan, hindi pa nagre-report. Ano ho bang issue rito, sir, kung sa palagay nyo, kung bakit lumapit ho sa amin, sir? Gumagamit daw po kayo ng mga peking swab test result at yung rapid test result, sir, at pinababiyahin yung mga driver ninyo? Wala ho, sir, wala ho kaming ginagamit. Pinaswab test namin sila noon sa doktora talaga. Mm-hmm. Pero hindi kami gumagamit ng swab test result na yun. Ewan ko sa kanila kasi may mga bayan ho sa mga dinadaanan nila nagre-require doon. Ewan ko paano nila ginagawa yun. Pag bago sila magbiyahe, bahala na sila kumuha ng kanilang rapid test or swab test. Ano na San Miguel na ngayon at San Miguel lang magbabayad na ngayon yan. Yung nire-rebus na may retibo sila. Sige, balik, tutulungan kita. Kailan ka ng positibo? December 13 po. Bago ka December 13 ng positibo, posible ng positibo ka na ng December, mga December 7, December 8, one week before. Nagpositibo ka sa Naga, pero bago ka dumating ng Naga, galing kang La Union, tama? Apo. Pero bago ka dumating ng La Union, galing kang Ilocos, tama? Apo. Bago ka pumunta ng Ilocos, sabi mo galing kang Parola sa Maynila ba yan? Apo. Bago ka pumunta ng Parola sa may Parola sa Maynila, galing kang Laguna, tama? Apo. So, ang dami mong lugar na pinanggalingan. Yes, Sir Ben. Okay. So, mula Laguna, meron kang ano, tawag dito, meron kang ito'y, ano mo yun, trip ticket mo, papunta ka ng Parola, Maynila, para kumuha ng mga produkto ng San Miguel, tama? Yes, Sir Ben. Kayo ba, bago sumampa sa truck ninyo, pinaswab test kayo ng kumpanya? Or pinaswab test muna kayo ng San Miguel bago kayo magbiyahe? Hindi po, Sir Ben. So, wala kayong swab test? Wala po, Sir Ben. Paano to? Nagbiyahe sila na wala man lang swab test. Sa San Miguel to, hindi ba dapat sagutin ng San Miguel pag sa swab test? Guys, sir, nga na na-explain ko sa kanila, sir. Sinoswab test sila sa mga border. Nasa sa inyo ba, sir, ang responsibilidad, sir? O sa product sa San Miguel? Or sa mga tao magpa-swab test bago sila sasampan ng truck? Ano responsibilidad niya? Sa tao, sir. Kahit siya ang kumpanya kayo, magano, ang tao talagang nag-ano, nag-sagot niyan na magpapaswab test niyan.
Okay. O kaya mga ano, hindi yung sinasagot ng kumpanya. Kaya lang kami, bilang humanitarian ano, nagpapasok tas nagpapa-RTGN kami ng libre. Pero hindi every 3 days. Oh, kasi yan, San Miguel po, ayaw sana naman magbayad sa amin. Kaya naki-ano lang namin na sagutin naman nila kasi wala na talaga kami kikitain. Sir, gusto lang namin malaman yung status ng business permit ng SGP. Ang business permit mo, na-revoke na yun, ma'am. Hindi na namin pinarin, hindi na nakarin naka-close na yun, ma'am. Revoke? Kasi nga, ma'am, may mga violation sila, ma'am. Ngayon, pina-inspect sa akin yun, ma'am, noong January 15. Itong taon, ma'am, patuloy pa rin silang may operation doon sa GSIS. So, pinicturan ko yun, ma'am, sinabit namin kay admin. Tapos nag-forward na rin kami kay Attorney Luna, yung legal officer namin, ng mga evidence na nag-ooperate pa rin sila, ma'am. Pero chinik lang namin, ma'am, nung January, kasi may report ang homeowners na nag-ooperate pa rin sila. So, na-confirm po nga, ma'am, na nag-ooperate pa rin sila, ma'am. Bawal po kasi, ma'am, ang tracking sa subdivision po, ma'am. Opo. Ibig sabihin, sa sir? Sa zoning kasi yun, ma'am, sa zoning na aspeto po. So, yun po ang violation nila, ma'am. Bawal po kasi ang tracking sa subdivision po. Okay po. Pero ngayon, sir, bawal talaga sila magbukas or mag-operate? Yes, ma'am. Opo, kasi revoke po ang permit nila, ma'am. Hindi sila pwedeng mag-operate, ma'am. Hindi nila in-release yung business permit po dahil may reklamo ang homeowners. Okay. Yun na nga, sir, eh. Una, hindi nila in-release, sir. Ito ho, sinasabi nila, you are not allowed to operate inside the subdivision because that is not zoned for business, sir. Kaya hindi ko binigyan ng permit. Pero bakit nila in-encash yung binayad ko? Dapat nirefund nila yung 567,000. Ay, sir, ang issue na yan, punta ho kayo kung i-refund ho sa inyo, paparefund ho muna kayo. Wala naman ho, sir, hindi naman ho nanakawin ng gobyerno yung 500 or 600,000 pesos sir, ninyo. Sir, sumulat ako ang attorney ko po. Okay, sir, bago ho muna yan, kung sumulat yan, wala hong problema, pero you're still operating as illegal. Kasi wala ho kayo sa zoning, nasa loob ho kayo ng subdivision, at you're not allowed to do a business, sir. Yun ang, ang sinasabi. I'm aware of that. So therefore, that's sir, you're now in violation of the law. Sir, I want you to listen. Kasi po, pwede ho namin kay pasasara. Pwede ho namin tawagan ang San Pedro BPLO. Pwede ho namin tawagan ang subdivision ninyo to close you down. Ganun lang ho kasimple. I pero still have... Sir, I will tell you this. Habang binibigyan kita... Hey! Habang binibigyan kita ng respeto, binibigyan kita ng... Shut up! Binibigyan kita ng respeto, I would like you to listen carefully. Kanina ka pa sat-sat ng sat-sat. Wag mo akong gagalitin because I can do to close you down. Do you understand me? Well, Mr. Tulpo, no. I don't care. Shut up. You are in violation, okay? You don't want me to talk. You don't want me to... Shut up. Okay, get out of my sight. Maaring may punto si Kulohoy. Na ang sinasabi ni Kulohoy, pagdating sa swab test, kasi hindi ka empleyado, ikaw ang driver mo, magpapakita ng ito'y resulta ng swab test. Sa iyo manggagaling. Kasi ang swab test, libre yan sa lokal na pamahalaan. Na ikay, hindi ka negatibo ka sa COVID para makapagpasok ka. Parang mga papasok ko sa opisina. Patutunayan mo na negatibo ka. Ngayon, pag negatibo ka, di pwede kang pumasok. Saan ang galing yung papel na pinakita mo? Rapid test yun eh. Ngayon, galing po sa kanila yan, Sir Ben. Kanino ba ang pangalan? Jamie Rocampo, binigay sa iyo ito? Opo, Sir. Anong pangalan ng nag-abot sa iyo sa opisina itong si Kupal na si, ano, si Inge? Yung coordinator po, Sir, si Jeep Shoko. Siya po yung gumagawa niyang rapid test. Okay, malinaw. Opo, Sir. Alam mo na hindi totoo yan. E ba't mo ginagamit? E guilty ka rin for conspiracy. Kung sinusuka mo itong si Inge na para sabihin sila ang gumagamit nito na hindi galing sa kanya, mga tao niya, kung tatanong mo sa sarili mo, hindi ako nagpa-rapid test at bakit ako may daladalang papel? O ngayon, ang pandaraya niyan, sangkot ka. Tinanggap mo yun at ginamit mo rin. Nakinabang ka rin. Sinungaling ka rin. Tulad ditong Kupal na may-ari na to.
nagpagamit ka rin. At ginamit ka, nagpagamit ka rin. Pareho ka na pinag-uuntog kong ulo ninyo eh. Eh, pareho kayong hulog sa bitag eh. Hindi ikaw libre dito, wala kang lusot dito. Tulad ng kupal na amo mo, kupal na coordinator, isa ka rin kupal. Pareho kayong mga kupal. Mr. Brian, ito nga ano, parang inilalapit namin sa inyo kasi una sa lahat ay yun yung paggamit ng rapid test daw, inyong lumalabas na ay galing daw sa inyo, ay itong test na ay negative daw, nagpapakita, nakalagay Wilbur Laboratory Diagnostic Clinic, negative sa rapid test itong si Jamer. Doon ho yung empleyado to ng SPG Chain Solutions. Anong sasabihin nyo rito? Ito ba ay, anong masasabi nyo rito, sir? Sir, base po kasi, concerned citizen po sila, bigla po silang tumabak sa amin. Okay. Si Jamer Ocampo po, pati po si Bernard Juliates. Mm-hmm. So nga po, sa True Online po, nagbigay po sila ng mga rapid test. So nagulat po kami na mga pangalan na Elmer Bagit, Ramboy Martinez, mm-hmm, Rosalito Ariola, John Christopher Separica, mm-hmm, Jeffrey Del Caco, Jade Vasquez, and Jamer Ocampo is wala pong nakarecord sa Wilbur Laboratory. Okay. So nagulat po kami, bakit po sila may resulta? Mm-hmm. At ang ano po kasi namin, ang official result po kasi namin is lahat po yun ay may seal ng Wilbur. Do not accept it without seal. So yun nga po, nagulat kami bakit po nagkaroon ng resulta. Okay. Sige sir, kaya lang kami tumawag sir kasi pwedeng mangyari na ginamit lang yung clinical ninyo ng coordinator ho ng SGP para kumbaga sinorkat na makapagbiyahe yung mga pahinante ng truck at yung driver ng truck na lingid sa inyong kaalaman, nagamit lang po siguro kayo sir kasi sinasabi ninyo eh nagulat na rin kayo na nagamit kayo rito sir. Posible si Jeffrey Shoko gumawa ng mga pecking test na yan na ginamit yung pobreng klinika nitong si Brian Rubino na walang kinalaman sa katarantaduhan. Ikaw naman, nagpagamit ka rin na alam mo, hindi ka nagpa-test. Pagkatapos ginamit mo, sumampa ka sa truck, guilty ka rin. Ang biktima rito talagang tutuusin, si Brian Rubino. Tama, sir? Yes po, sir. Opo. Ang tanging magagawa natin dito kasi mahirap ngayon at this point na parang lumalabas, hindi kayo empleyado. Hindi kayo empleyado, kayo'y mga kontratista, apahinante, berbiyahe. Ang naging problema mo lang, tapat ka na empleyado, huwag naman tapat doon hanggang sa magsisinungaling ka. Kasi ang pagsisinungaling, pandaraya. At ang pandaraya, pag nanakaw na rin. Yung pinakamalaking mandaraya, yung amo ninyo na operating illegal. Ito si Vergel. Cargo mo kasi talaga, Jamer, at yung driver, na kayo talaga magpapaswab test na totoong wala kayong COVID-19. Yes, sir, Ben. Magpa-swab test ka uli. Libre naman. Punta ka na San Pedro, Laguna. Tapos mag-swab quarantine ka. Okay? Malinaw ba? Thank you po, sir. Kasi kung pipilitin mo si Ingwa, baka sabihin, kinukutuungan mo siya. Libre naman swab test sa San Pedro eh. Okay? Kung may problema ka sa mayor ng San Pedro, tatawagan ko. Sabihin nga, swab test mo to. Palibre mo. Ganun lang kadali. Magagawa natin yun. Okay? Thank you po, sir, Ben. Alright. Walang ano man. Sige. Ingwa! Makinig ka! Hindi ubra ang pagkaging matalino mo at hindi ka matalino, pulpul ka. Ngayon, sasabihin ko sa'yo, kapulpulan mo, nakikipagtalo ka dito sa amin, lalo-lalo na ipinatulfo ka dahil una, hindi ko masasabi na talagang kasapakat ka nitong coordinator mo, si Jeffrey Shoko, na nagpapabigay ng mga ito'y pekendos na mga rapid test. Ang kasalanan mo lang, ang dami mong daldal putok sa buhok, sa harap ko lang, sapatusin na rin kita eh. Tuwirin mo ang iyong pagiging negosyanteng kumag ka. Ako'y magsasabi sa iyo, ang pagtutuwid mo nito, magnegosyo ka ng maayos. Sumunod ka sa patakaran. Kapag hindi ka binigyan ng business permit ng lokal na pamahalaan, huwag ka munang magnegosyo hanggat hindi mo na ayos to. Huwag mong akusahan ang lokal na pamahalaan, parang kinupit ang pera mo. Yung pera mo na yan, pwede mo nang kunin kasi unang-una, nagbayad ka. Malay ba namin kung marami ka pang atraso dyan sa lugar ninyo? Wala ka sa hulog. Hulog ka na sa bitag. Ang mga utak mo, hulog na hulog. Kaya, swak na swak. Hulog sa banga. Shoot sa banga. Inge. Inge. Higit sa sumbungan. Imbestigahan.
At anumang reklamo, susolusyonan ang pambansang sumbungan. May kasamang sermon at lecture pa dito kay Bitag.